Hindi tulad ng Pfizer at AstraZeneca drug makers, hindi ni-require ng Chinese firm Sinovac ang Pilipinas na magkaroon ng indemnification agreement bago i-deliver ang mga supply ng bakuna nito sa bansa. Gayunman, tiniyak naman ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque sa publiko na masasakop ng 500 million pesos na halaga ng indemnification fund sa ilalim ng COVID-19 vaccination measure ang lahat ng makararanas ng matinding side effects ng Sinovac vaccine coronavirus. Ito ang panukalang batas na certified as urgent ni Pangulong Rodrigo Duterte noong nakalipas na linggo. There's a law being passed by Congress, and of course the law is applicable to all vaccines. There will be an indemnity fund, and in case of side effects, there is no obligation on the part of the claimant to prove fault or negligence. They can recover from the 500 million peso indemnification fund. Samantala, malaki ang posibilidad na maunang mabakunahan ang mga economic frontline workers at puwersa ng militar sa Pilipinas sa pagdating ng donated 600,000 doses ng China ng Sinovac vaccines ngayong linggo. Lumalabas kasi na mababa ang efficacy rate nito sa medical frontliners, senior citizens at may comorbidities, kaya maaaring hindi ito ang maiturok na bakuna sa kanila. And for purposes of Sinovac, they will have to amend their order of priority because obviously it cannot be given to healthcare workers and it cannot be given to senior citizens. I anticipate it will be first given to the armed forces and to the economic frontliners before we go to the indigents. But we're only talking of 600,000. Dahil din dito, hindi naaasahang maturukan si Pangulong Duterte ng CoronaVac. Obviously po, dahil sinabi po ng EUA, ng inisyo ng FDA na hindi muna natin gagamitin sa senior, hindi po mapapasama ang presidente sa nauuna, no? Siniguro naman ng palasyo na hindi low quality ang Sinovac vaccines dahil batay sa pag-aaral, nakapagbibigay pa rin ito ng proteksyon laban sa matinding karamdaman at pagkamatay sanhi ng COVID-19. It is accepted under standards arrived at by the WHO itself. It is a guarantee that yung mga nabakunahan eh hindi pong mamamatay dahil sa COVID-19. It is a guarantee na kung ikay tamaan man, mild and asymptomatic ka lamang. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.